Okay, mga totot, magandang araw sa inyo. Itong video na to ay pang background ko lang, ano. Pero babayari kami dyan, pupunta uli kami ng pier ng Maynila. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa history ng license, kung paano baga kumuha sa LTO. Ito ay makukuha, itong LTO history ng license mo. Kung tawagin, LTO certification to eh. Pero history, yung pinakang lahat ng transaction mo sa LTO, doon mo makikita. In just 700 pesos, base sa experience ko yun, 700 pesos yung nagastos ko. So, merong nagtanong sa akin last time kung paano daw kumuha, kung pwede daw ba ipalakad sa ibang tao dahil nasa abroad daw siya. Pwede. Kasi na-experience ko na ako mismo. Ako mismo ang lumakad ng certification ng isang tropa na nasa Europe. Bali, hindi ko siya kamag-anak. Kakilala siya ng kakilala ko. So, common friend. Yun, pinalakad lang sa akin. Nagbigay lang siya ng... ng authorization letter. At yung kanyang photocopy ng kanyang driver's license. So, yun. Ang ano ba ang requirements? Ang requirements dito ay photocopy lang ng driver's license nyo. Tapos, ibibigay nyo lang yan sa may malapit sa chapel ang kanyang kuha ng history ng license. Sa may chapel. Pagpasok mo ng LTO, makikita mo ng chapel eh. Yan, ito yung chapel. Pag humarap ka sa chapel, sa parting kanan, ito, yan, dyan. Dyan ang kuha ng history ng license. Ngayon, kung wala kayong dalang photocopy ng driver's license nyo, pwede rin kayong magpa-xerox dyan sa loob. Tanong nyo lang sa guard. Siguradong alam yun. Meron dyan sa loob. Dyan din ako nagpa-xerox. Yun, pag may requirements ka na, diretso ka na doon sa window 8 para ibigay yung dokumento mo. Tapos, pipil up ka doon sa stub. Ngayon, ibibigay nung LTO personnel doon sa kahera. Tapos, hintay mo na yung tawag mo para magbayad ka. Yun, tapos ipoporward uli nung kahera dun sa pinagbigyan mong LTO personnel. Tapos yun, hintay ka uli, ibibigay na uli sa'yo. Yung stub naman na ibibigay sa'yo. Kasi sila magbibigay ng araw kung kailan ka babalik para makuha mo yung certification mo. Ito yung itsura ng stub na sinasabi ko sa inyo, ano. Yan. Bali, iyan din yung stub na binigay sa akin, yung nagtanong sa akin. 2 days ang nakuha niyang pagitan bago makuha yung kanyang history. Kalimitan ginagamit itong history ng license dahil required to sa pagkuha ng lisensya sa European country. Required kasi sa kanila yung June 2009 na restriction code 8 mo. Okay guys, mga totot, ano? Sana nakatulong ako uli. Salamat sa Diyos sa pagkakataong uling ito na naibahagi ko sa inyo kung ano yung nalalaman ko base sa aking experience. At sana sa susunod, ikomento ninyo kung ano pang gusto ninyong i-vlog ko na para sa impormasyon na makakatulong ako sa inyo. Maraming salamat sa Diyos uli. Bye-bye uli. See you next time.